Eto na ang susunod nating episode. Tinagurian siyang Grand Slam Best Actress sa Pilipinas. At nasundan natin ang kanyang karera at ang kanyang buhay mula pagkabata hanggang ngayon. O hulaan nyo ngayon kung sino ang ating pupuntahan sa bagong kabanata ng kanyang buhay. Aha! Aha! May bago ka na namang ginagawa, Miss Lorna Tolentino. Ang totoo at nag-iisang LT. O hindi ba? Pag sinabing LT, alam mo na kung sino yon. So, bago na naman ito, LT. Ang Monster. Monster, isa sa kanyang pinroduce, tama ba? A distributor kami. Binili namin ang Monster sa Japan, hindi naman sa Japan, but sa Cannes. Kasi, yes. So, ang rights noon sa Pilipinas ay kami. So, hindi lang siya Grand Slam actress, leading lady. O hindi ba, napakarami pang mga bago sa buhay ng isang Lorna Tolentino na we have to catch up on. Ang dami pa ninyong hindi alam. Pero malalaman nila dito lang sa Corina Interviews. LT is in the house! Wow! So pag sinabi mong LT, alam mo, ilan lang kayong ganyan, ha? Ilan lang kayong pag dalawang letter lang, eh alam na nila kung sino. At yes, isa ka doon, Lorna Tolentino LT. So, ang nagbinyag niyan, si Joey Gonsenfiao, si Direct Joey Gonsenfiao. Totoo ba? May nagbibinyag pala ng ganun. Bininyagan niya ako noon kasi parang nag-gumagawa kami ng pelikula and then sabi niya, LT. LT na. Lieutenant ka. LT. LT. Oh, tama naman. At saka hindi mo na kailangan ng titulong Queen of All Like That or Princess of All Like This. LT lang, alam mo na kung sino siya. Pero ako, yung LT ang alam ko ay yung Lorna Tolentino Thank talaga. You. And I grew up a fan. Not that you're much older than me, kaya ang aga mo talaga ding nagsimula kasi sa show business. Yes. And ang hindi alam ng tao, yung backstory ng lahat ng yan, di ba? Pero ang kilala ko, Lorna, talaga, ito lang, balingkinita na napakaganda. 80s, talaga, 1980s. 80s, di ba? Parang diwata talaga, na bumagsak galing langit ang isang ito. Salamat po. Eh, pero pinanganak na talaga siyang maganda. How old were you noong una kang sumabak sa harap ng camera? Nagkaroon ng search for young Susan Roses, ang FPJ Productions, and then 7 years old ako na nag-start. Bali, lahat kami na sumali sa contest na yon, mga 1,000 na bata. As a contest? Yeah. Oh wow, okay. Mm-hmm. Search for a young Susan Roses and a search for a young Fernando po. Ah, ganun. Yeah. Bakit mo naisipan, o bakit naisipan ng mga magulang mo noon na naghiwalay na, no, by that time? Your biological parents. Yeah, 2 years old ako nung naghiwalay sila. Uh-oh. Pero yung kaya ako napasok sa yung search na yan, nung bata pa ako, mga bandang siguro 5, 6, lahat pag nag-meet kami, mga cousins, ganyan, nagkakaroon ng reunion, kanya-kanya kami ng talent na pinapakita. Oh, yun. Kasi, ayan. Ayan, kasi pinsan ko si Ami Perez, so siya yung nag-host. Pinsan ko si Sasha Padilla, so siya yung kumakanta. Ako naman, merong skit or parang script na maliit lang na, kunyari, ito yung scenario, tapos gagawin namin. Okay, ikaw yung artista talaga. May papapel, oo. May papapel, ganyan na, ano, like, ang lagi ko natatandaan, biglang merong nandun nakahiga sa lamesa, ganyan, ayan, patay. Kunyari, papasok ka, umiyak ka, mag-monolog ka dyan sa patay, ganon. Totoo ba? Uy, magandang ano yan, training, ah. Yung nagluluksa ka, may namatay sa harap mo. Ibig mo sabihin, bata pa lang kayo,
magkakabarkada na talaga kayo nila, siya, Shing and Ami. Kasi yung mga mami ko at saka mami ni Shasha at daddy ni Ami, laging parang nagkakaroon sila ng reunion. So, yun yung nangyayari, yung magpipinsan, nagkakasama-sama din. Ayun, okay. So parang yun na yung parang exposure mo. Yeah. Your family yung tita ko na tita Linda ko na kapatid nila, yun yung laging meron siyang, sige, mag-reunion tayo dito sa bahay. Mga kapatid, pumunta kayo dito, sama ang mga bata, tapos mag-contest tayo. Yun. Oo. Ginagawa nila kaming aliwan. Okay, meron namang pinatunguhan. Oo. Kasi sa kaka-contest mo, nanalo ka. Ano naman yung piyesa mo nung nag-contest ka? Ang nagdi-direct sa amin noon ay si Kuya Ran talaga. Siya yung nakatutok sa amin. Nung out of the, paliit siya ng paliit, naging 50, naging 30, tapos naging 10. Nung 10 na lang, kinuna niya kami ng talagang, yung talagang pelikula na eto yung eksena nyo, i-memorize nyo. Dual role kasi yun eh. Isang salbahe, isang mabait. Dini-direct kayo talaga siya, yes, nag-audition? Siya. Aba. Tapos ano yun, finilm nila nung 10 na lang kami, so siya yung kumuha ng pelikula and then pinalabas niya sa right after ng movie nila sa mga provinces at meron silang balot na nandun yung pangalan namin kung sino yung nagustuhan nila. Ganun yung pagkapanalo, hindi talaga ang nag-judge or may judge na nasa industriya, kundi yung manunood ang nag-judge kung sino yung gusto nilang lumabas bilang Young Susan Roses and Young Fernando po. And after 1,000 auditions and mga kontesera, yes, ikaw ang nagwagi. Mm-hmm. So, anong feeling mo naman noon? Nung bata mo pa noon? Ramdam mo na winner ka? Hindi. Ang lagi lang nila sinasabi na parang pwedeng maging Young Susan Roses kasi may hawig ako kay Tita Susan. Susan. Parang kay Manang Inday, ganyan. Okay. So ito ay para sa pelikulang Divina Gracia. Divina Gracia. Yes. Ang bata mo pa noon, pero pag pinag-usapan mo, parang tandang-tanda mo pa. Yung mga eksena na yun. Kasi yun yung first talagang parang kailangan pang... Yung ginawa namin para makapasok talaga ako, yung tita ko, si Tita Shawnee ko, yun yung sister ng stepdad ko. Yes. So siya yung talagang nakakita na, ay naku, okay ka talaga, dito pa sa Marte ka talaga, magaling ka na, bata ka pa lang. So halika, mag-pictorial tayo, Tropicana pa yata yun nung time na yun. Mm-hmm. So ayan yun, yung mga, May award na pala yan. Wow! May award so, na nung bata-bata pa. Yeah. So talagang lumaki ka sa harap ng camera, tapos mga sikat ang kasama mo, pictorials, hindi ba? Itong award na ito, ilang taong ka dyan? Sa Lumuha pati Mga Anghel ako nagkaroon ng award. It's parang my third film. Ah. Ang pangalawa kasi Mga Anghel na Walang Langit, nakasama ko si Gina Alahar at si Roderick Paulate. So, noong mga panahon na yun, enjoy ka lang as a child, yes, working. Yeah. Pero, nung ikaw ay nag-12 anyos, I don't know, naramdaman mo ba yung pressure na ito nga, sa pagsasaliksik namin ng kwentong buhay mo, parang kinailangan mo na talagang kumita, mm-hmm, para sa pamilya. Mm-mm. Bakit? Bakit nagkaganon? Yung stepdad ko namatay, so parang kailangan ko ng maging breadwinner ng family. And alanganin naman yung age ko. Nung alanganin na yung age, hindi naman pwedeng maging adult role na, hindi naman pwedeng maging bata. So, pumasok naman ako kinuha naman ako ng Alpha Recording Company. Mm-hmm. So, nakagawa ako ng 2 singles. At yun no naman way! Yung, yes. Singer ka? Kailan yun? Ay, pang-asar nga doon. Mga pinsan ko sa akin, parati nilang papatugtugin, "Who broke your heart and made you write that song?" Lagi yun. "Who broke your heart and made you write that song?" Ganon. Yeah. Ano naman ang nangyari sa career, sa pagkakanta, hindi so, mo yun, na tinuloy? Yun ang nangyari, naging racket ko na parang kapati sa probinsya, kakanta-kanta, syempre, para ako nga yung naging breadwinner, kailangan kumita, di ba? So lahat parang pinapatulan na lang, ganon. Mm-hmm. Nakaramdam ka ng pressure noon? Nung bata ako. Oo. As a breadwinner? Mahirap lang kasi nag-aaral din ako.
Oo, nag-aaral ako nung time na yun. Basta, graduate ako ng high school at the age of 14. Yes. Wala naman kasing grade 7 noon. Okay. Hindi ba? Hanggang grade 6. Genius! Hindi naman. Napaaga lang yung pasok ko siguro. Okay. Di ba? Walang kinder 1, walang kinder 2, prep ka agad. So, medyo nabawasan. Kaya bata nung graduate ako ng high school. Pero wala namang drama ng ano, kailangan latiguhin ka para magtrabaho ka. Wala namang ganun. Wala naman. Tapos naging mabait sa akin ng school kasi nagjo-join ako sa mga declamation, mga contest, oratorical contest, mga ganyan nung high school time. So, naging mabait sila sa akin. Pagka medyo, kasi nagtatrabaho na rin ako noon, parang nag-start yung sariwang damo sa matandang kabayo. At parang 14 ako. So, after ng sariwang damo sa matandang kabayo, na ang dati kong tatay ay naging leading man ko, si Tito Eddie Garcia. And then, ang sumunod noon ay, sa 7-star na ako, yung Dulce Amorina. Ayun. So, mga 15 years old ako noon. 15 years old? Pero, naku, 15 years old, so ito na yung parang papunta na doon sa mga sexy-sexy na. Oo, oh, oh. Yung mga ganon. Sexy-sexy na noon mga panahon sayaw, na yun. Sayaw-sayaw ng nakabikini. Uso yan dati. Yun ngayon, sino ngayon ang parang nag-guide sa'yo noon? Kasi syempre, delikado, di ba? Yung mga sexy-sexy roles, sino yung nagsasabi hanggang dito lang? Alam naman nila. Alam naman oo, nila. Oo, alam hindi naman sila parang sumusobra yes, ng hinihingi. Oo. At ang susunod na kabanata sa buhay ni LTI, ayun na. Parang mature roles and The Boy! Yes. O, di ba? Love story na tayo. Ang aga naman talaga pumasok ni The Boy sa buhay mo. Maaga lahat sa buhay mo. Yes, diba? Maaga lahat sa buhay ko. Diba? Oo, kaya andito ako ngayon sa panibagong ano. Chapter din ng buhay mo na yes. Maaga din nangyari, diba? Kumbaga parang yung 360 ng buhay mo napabilis, ano? Mm-mm. Kasi ang aga. So, ilan taon ka nung may Rudy Fernandez na? 20? Kasi 21 nung nanganak ako kay Rafael. Okay, so 20. Ako, yeah. Love at first sight? Hindi, kasi naging friend niya nung mga 7, di ba? 7 years old ako nung nakita niya ako. Tapos nung 14 years old ako, naging best friend niya yung kapatid ng mama ko, si Tito Alva. Okay? Yun yung pinupuntahan niya, susunduin niya sa bahay. Pumupunta-punta siya sa bahay, so nakikita-kita niya na ako nung mga 14. And then, bali talaga, nung parang adult na yung mga roles namin, bali sa init ng apoy, parang medyo naging close kami kasi Baguio. Pero ano yung biro niya nung batang-bata ka pa lang? Hindi, ang sinabi niya sa akin, tinupad daw niya yung pangako niya nung pinakasalan niya ako. Ano yung pangako? Ang pangakong pakasalan niya nga ako nung nakita niya ako nung 7 years old ako. 7 years old? Na palakihin mo maigi yung batang yan at pakakasalan ko siya. Sinabi niya sa tita ko yun. Paano mo naman malalaman yun? Nakakita ka ng batang 7 taong gulang. Ganun kalakas ang powers ng beauty. O, di ba? At talagang natupad na nga. Natupad naman niya. Dala ng pagkakataon, syempre. O, so Rudy Fernandez na, wow, action star. Hindi ba mahirap? Sabi nila, mahirap yung parehong profesyon ang iyong mapapangasawa. Kasi wala ba experience kundi si The Boy lang. Oo. Parang sa akin, mas okay para sa akin kasi nagkakaintindihan kayo. Maraming tinuro sa akin si The Boy na hanggang ngayon, dala-dala ko. Like, for example, yung pakikisama sa mga katrabaho mo, yung maging... Kasi, syempre, bata ka pa, tapos... Yung time ko kasi, yung nung 80s, may ginagawa akong... 12, nakagawa ako ng 12 movies in a year. So, ibig sabihin nun, monthly, meron lumalabas sa akin at monthly, meron akong ginagawa. So, ganun yung kadami yung pelikulang ginagawa ko. Siyempre, magkakaroon ka na ng konting attitude na sinasabi nila na parang it's because yung
nape-pressure ka sa dami ng trabaho mo, medyo nagpapaltik na rin siguro yung... Siyempre. Diba? Madali ka ng mainis, madali ka na, sa pagod mo, madali ka ng magalit, medyo parang nadidelay na rin yung iba, hindi nababawasan yung pagiging professional mo dahil nga sa dami ng pelikulang ginagawa mo. Pero si, so hindi ko masyado na-appreciate yung dami ng pelikula na yon kung hindi si Rudy yung nagbigay sa akin ng puso na yon na mahalin mo yung trabaho. Ah, okay. Parang yung pagka-professional. Yes. Yung pagka yung pag-guide sa iyo siya na. Mm-mm. Malaki ba yung tanda niya sa iyo? 10 years. Ah, 10 years. Okay. Bakit ang ingilid na iluha mo pinag-uusapan mo si The Boy hanggang ngayon? Hanggang ngayon. Talaga? Hanggang ngayon, affected ka pa sa hindi naman mawawala yung grief. Siguro parang, kasi hanggang ngayon, kinakausap ko pa rin siya. Totoo. Oo, to guide me. Kasi, I think mga 46 years old ako nung nawala si The Boy. Parang maaga rin na naging ako yung ama at ina na, di ba, yung ginagampanan ko na role sa totoong buhay ko is ako yung ama, ina, paano ko gagawin yon? Kasi ang alam ko lang sa ama, magiging provider kasi trabaho ko ng trabaho. Tapos, hindi ko alam kung paano yung relationship ng maging ama sa mga anak ko. Kasi iba yung pagiging ina, iba yung pagiging ama rin, di ba? I'm really interested in that part of your life. Kung paano mo na-survive yon. Pero sige, bago natin pag-usapan yun, ito munang career mo bilang artista kasagsagan nung kayo ni The Boy. Wow, 12 pictures in a year. Mm-hmm. Ano ang, ito pag-usapan natin yung top 3. Diba? May top 3 kami. Nandiyan yung mga poster nasa likod namin. Pag-usapan nga natin ito isa-isa, LT. Simulan natin sa moral. Kasi okay. Sa moral, dyan bali tumatak yung, parang dyan nila nakita na, marunong pala talaga siyang umarte. Sa dami na ng pelikulang nagawa ko, na nung, kumbaga 15, 16, 17, 18, ganyan, etong moral yung nagbigay sa akin ng, kumbaga, maski na, it was directed by Marilu, pero super close siya with Direk Ismael Bernal. So parang, nung nakita ni Direk Ismael, parang okay pala tong batang ito. Okay siya, marunong siya. Na yung moral din, ang dalawa lang kami na nominated sa festival noon, kasabay ng Himala. Oh, okay. Kami lang ni Ate Gaya. Pero kang favorite na eksena dyan? Madami. Talaga? Marami. Grow up. Ano ba naman ang pakialam nyo? Anong naman kinukuha yung inspirasyon mo sa ganyan? Yung personal technique mo, ano? Pag nabasa ko yung script, mas more of being yung inaano ko, yung ina-apply ko, and then believing also na you're ikaw yon. Oo. Ganon. Na ito yung pinagdadaanan. Yung pagiging Romo na yung parang walang inhibitions, wala kang wall. Talagang kung ano lang yung state ng character, yung feeling mo, yun yung lalabas. Oh, ito naman, Somewhere. Ayan. Yan na yung parang, kasi singer yung, siya yung parang, convict siya, nasa kulungan siya, tapos singer ako. Tapos hanggang sa, hinahangaan niya yung singer na yon, yung role ko, hanggang sa naging nakawala siya, nagkaroon ng love story, yun. Akala ko umalis ka na. Sinabi ko naman sa'yo, hindi kita pwedeng iwanan. Ang naalala ko dyan talaga kasi parang 5 months pa lang si Rafael, dinadala na namin sa sa work. Talaga? Payag naman si The Boy. Mm-mm. Yung ganun kamacho, imposibleng hindi seloso. Ang ganda-ganda mo. Tapos ang dami mo ibang leading man, di ba? Pero ako tinakot. Huwag ka magsiselos, kundi gagawin ko. Sabi sa akin, natakot naman ako. Okay, hindi ako magsisir. Bata pa eh, di ba? Pero ngayon. Hindi na po pwede yan. Oo nga, ikaw selosa ka rin. Naghihimuto ka din. Oo naman. Sa selos dati. Oo naman. Parang, ang ginawa niya, sige, pagka medyo nag-doubt na ako, or isa nasama niya ako. Para makampante.
Ay, may ganon. May ganon. Ang hirap talaga ng relasyon, ano? Okay, so, ano naman? Teka muna, anong anecdote dito na hindi namin alam? Ano yan eh, yan yung parang pinaka talagang peak ng pagmamahala namin, yung somewhere. Ah, talaga. Mm-hmm. So, inspired, wow! Mm-hmm. It really helps, no? Kung in love kayo, so gagawa kayo ng pelikula together, mm-hmm. right? Okay, o ito naman, narito ang puso ko. Ang role mo naman dito, Meron kami napanood ni Direk Chito nung time na yan. At tapos, na parang isang pelikula na hindi masyadong a foreign film siya, pero hindi siya masyadong naging well-known. So, na parang, pero pareho namin napanood. So, yung idea, kami yung nag-sabi kay Ricky Lee. Ricky Lee yan. So, parang nag-brainstorming kami sa tungkol dun sa script na yon, yung parang ito yung idea namin, ganyan, na merong nasagasaan na bata, na nung tapos hinabol niya yung kung sino man yung nanay, hinabol niya hanggang sa merong yung gano'n na involvement ng... Ano naman ang naaalala mo sa ensemble? Kasi marami kayo diyang mga stars. Oo. Maraming... mahirap yan kasi ano talaga yan, parang... Hirap kami because more than 24 hours kami nagtatrabaho. Ganon. Ito naman, parang walang maikwento tungkol sa pelikulang ito. Eh, Grand Slam Best Actress ka pala dyan. Oh, yan yung, ano, yan yung movie na... Sobra kaming happy ni Direk Chito kasi nga, parang kami yung nag-brainstorming para sa ano screenplay niya, sa script niya. And then, nung nanalo, nga ako nang nanalo. Kala ko, yung huli, hindi ko na makukuha, pero umabot pa rin dun sa huli. Grabe! Anong feeling ng Grand Slam? Best Actress? Ngayon ko lang naman na nararamdaman na, ano, dahil parang bakta ko lang ang tumatak, marami naman kaming Grand Slam. Pero ang tawag lang talaga sa akin. At pag ini-introduce ako, Grand Slam Actress, gano'n. Sabi ko, bakit sa akin lang napunta yung tatak? Pero thank you, kasi parang ang hirap mong makuha ng sa iisang pelikula lang, di ba? Oo, di ba? Yung lahat ng awards na yun. Wow! Pakiramdam ko, niloko ako ng buong mundo. Nalaso ng buong pagkatao ko. Walang naiwang emosyon sa puso ko, kundi galit sa inyo ni Suzette. Hanggang ngayon, galit pa rin ako sa inyo. Pero grabe, dahil ang layo ng nirating mo sa napakabatang edad, right? Parang wala ka na mahihingi, di ba? Pogi ng asawa, mahal ka, mga anak, Grand Slam actress, parang ano pa. Pero tulad nating lahat, walang buhay na perpekto. Diba? Hindi lang nila alam eh, no? Na lahat tayo may pinagdadaanan. Yun ang gusto naming malaman. Yung mga pinagdaanan mo na feeling mo parang landmark struggles ni Lorna Tolentino. Mm-hmm. Dahil napakatagal na niyang artista, alam na rin ang publiko ang mga hugot sa buhay ni Lorna Tolentino. Pero hindi lahat. Pero ang pinaka-public is, of course, nung nagkasakit na si Rudy. No? Ang tawag mo sa kanya? The boy. The boy? Ako yung babe. Babe? Kala ko the boy. Hindi. Babe. Kakaiba yung naging sakit ni the boy. Ano nga ba yun? Periampullary cancer. It's a duct before the pancreas. It's the duct before the pancreas. A duct before the pancreas. So, yung parang duct. Nandun yung cancer. Nandun yung tinanggal. Nagkaroon siya ng Whipple operation na yun ang cure para mawala yung cancer niya. So 7 months naman siyang naging parang... Pero ano muna ang sintomas? Fever, parang minsan fever, minsan parang sinat lang, tapos parang masakit yung likod niya dito sa bandang... sa mid part. Katapat ng ano yan? Yeah, mid part. Pancreas. Oh. Sa mid part, sa likod. Tapos parang ang feeling niya magkaka-flu siya. So ang ginagawa niya, nag-e-ensayo siya parang feeling niya matanggal yung toxins or whatever na. Okay. Pero nagtuloy-tuloy? Nagtuloy. Nagtuloy kasi nagpa-check up siya. Complete blood chemistry siya. And then nakita na mataas yung SGPT-SGOT niya. Ah, yun. So tuloy-tuloy na yung mga tuloy-tuloy tests nalaman. Yeah. Nung nalaman ninyo, ano ang naging reaction ninyong mag-asawa? Ang...
mas malakas pa yung loob namin dahil alam namin na ang Whipple, yung Whipple operation na yon magiging cure. So, ang after yung kailangan mo, yung after the Whipple operation, na kailangan mo ulit magkaroon ng siguro yung pagbalik ng CA. Kasi stage 1 lang yung kanya. Oh. So 7 months nga siyang free na nawala siya, cancer free siya. And then nung bumalik, dun yung mas na talagang bumaba kami. Kasi may nakausap kami, may pinuntahan kami yung oncologist. And then sinabi niya, I'm giving you 3 months. Sabi niya, magki-chemo ako tapos 3 months. Kasi 3 protocol lang yung chemo. Pero parang ganun, kabilis yung mangyayari. Kasi nga, nag-metastasize na. Parang considered na. Oo, meron ng nasa sa liver niya, tapos isa sa lungs niya, na maliliit. Wow. Yun. So parang nung ano sabi namin, hindi pwede na ganun 3 months. So nag-change kami. Sabi namin, ano yung shock, di ba? Hindi pwedeng ganun. So naging yung 3 months na binigay niya, umabot pa ng 2 years. So 2 years and 3 months ang tinagal nito. Sa loob ng panahon na yon na may inaalagaan ka na may sakit, hindi madali yon, ha? Kasi alam mo yung ganun. Pero hindi madali, pero kasi nga tatago mo yung ano, kailangan maging malakas ka para sa kanya, di ba? Tatago mo yung emosyon mo, tatago mo yung pag-iyak mo. Tapos ang pinaka masarap naman din na kung magkakasakit ka, napakasarap na ang aalagaan mo ay mabuting pasyente. Mabait na pasyente. Hindi yung kumbaga kasi yun si the boy naging ganun siya. Naging napakabait niya. Kasi umabot sa point na, ikaw mag-injection sa akin ng ano. Kasi yung, pag nag-Whipple operation ka, parang magkakaroon ka na kagad na yung sugar mo, so kailangan kang mag-insulin. Parang magiging diabetic ka na. Right. So, yung, parang kumbaga napakabait niya, pero parating sumasagi sa isip mo hanggang kailan kaya? Yes, oo. Yung pero panahon na yun. Lalo na pag, kasi 3 protocols ng chemo yun. So parang itong 6 na beses, yung pangalawa mo, 6 na beses din, yung nag-graduation siya. Pero yung pangatlo, hindi na niya tinanggap. Sabi niya, okay na mag-clinical trial tayo sa Amerika. So we did that also. And then, hindi rin naging effective yung trial na yon, so bumalik kami dito. And then yun na, humaba na, siguro mga 2 months kami nasa ospital na. Hindi na siya nakauwi. Okay. Ang hirap no na. Nag-aartista ka pa noon? O talagang? No. Talagang dyan ka na kay the boy? Oo. But you still had to be a mom? Medyo malalaki na ng konti yung mga bata noon. So, okay, so, parang na lang sa kanya. Mas sa kanya. Nagbilin siya. Oh, yeah. Anong mga bilin niya? Inayos muna niya lahat muna yung mga dapat niyang ibigay sa mga bata. Kay Mark, kay Rafael, kay Renz. And then, para sa akin. And then, yung mga binibili niya na alam ko na dadating yung point na magkaroon ka ng, may magugustuhan ka, mga huwag lang mas bata sa anak mo, huwag sa may asawa, yung gano'n. Pero, yun lang naman yung mga bilin niya. Mga gano'n. Bakit ka natatawa? Hindi kasi, nung time na yon, di ba, yung sa huwag may asawa, kasi hindi na natin, kasi nung time na yon, ngayon kasi iba na. Yung iba na ang pananaw ng mga kabataan ngayon. Oo. Iba na yung thinking nila na para sa akin wala na yung other woman. Parang hindi na, parang mas tanggap na ngayon sa lipunan. Kasi noon, parang other woman ka, kabit, mistress, lahat ganun. Parang ngayon mas open na yung utak natin kasi nga, lalo na yung mga kabataan ngayon. Correct. Naayos ang lahat bago siya nawala. Pero parang never ka naman magiging handa na talagang mawawala siya, right? Mm-mm. Nung finally dumating na nga yung panahon na yun na nawala na ang iyong lifelong partner, ano ang, nakahanda ba yung utak mo noon? Meron ka ng plano? O nawindang ka? Ang plano ko lang is,
one year akong hindi mag-work. Tapos parang tingnan ko naman din yung sarili ko, yung health ko. Kasi parang naging 108 pounds lang yata ako nung time ko. Kada boy. Tapos nagkaroon ako ng parang problem sa heart, nagkaroon ako ng aneurysm na sa brain ko na nung in-MRI, nagkaroon ako ng severe headache, lahat yun. Parang dumating lahat yung problema tungkol sa kalusugan ko nung nawala si the boy. Ah, doon. Teka muna, sandali lang. Delikado yung aneurysm sa ulo, ha? Mm-hmm. Bakit? Ano yung nararamdaman mo noon? Ano naman yung mga sintomas mo noon? Severe headache talaga. Sobrang, parang nagsisimula siya dito sa likod hanggang sa dito sa buong ulo ko na parang gusto mong iumpog yung ulo mo. O tapos? Nag-MRI ako, nakita nga nila na meron akong parang puti doon sa loob na hindi nila pwedeng ma-opera kasi delikado. So parang ang ano nila sa akin is that uminom ako ng mga gamot na pwede and parang bantayan ko yung emotions ko, which is hindi pwede pag artista ka, di ba? Right. Oo. Parang yun ang trabaho mo. Paano na ngayon ang trabaho ko, di ba? So nag-Holy Land trip kami. Nag-Holy Land trip kami ng mga bata. Kasama ko yung sister ko and yung tita ko, si Rap at saka si Renz. And then lahat ng siguro pinupuntahan namin, syempre merong, pupunta kayong Holy Land, pagdasal niyo mo naman ako sa ganito. So meron akong mga sinusulat, lahat ng mga friends, family, listahan, tapos isisingit mo sa mga churches, di ba? So yung anak ko pala, si Rafael, ang talagang parang isa lang ang prayer, request niya, na gumaling ako. So, nung pagdating namin, after ng nag-MRI ako ulit, wala na siya. Nawala yung aneurysm. Sabi nung doktor, ng family doctor namin, si Dr. Bagsik, sabi niya, naku, hindi na to science, miracle na ito, dun siguro sa Holy Land trip niyo to. Wow. Okay. Hindi maipaliwanag ng siyensya ang himala na nangyari sa kalusugan mo. Yun. Wow. Talagang certified miracle kasi yung aneurysm. Hihintayin mo na lang yan. Eh. Saka meron akong findings yung MRI dito tapos dinikit ko talaga. Nawala. Kasi sabi ko napakagandang pagpapatotoo na talagang kung mahal ka ng Diyos at kung talagang matindi yung prayers mo para and yun pala yun, yung firstborn mo pag pinagdasal ka ng talagang ginagrant. Malakas. Oo, malakas. Oh, yun, wow. Yun yung isa pa. Nasa I Bible. Didn't know that. Ano naman itong nangyari dito naman sa noong 2014, nagdulas ako sa Green Hills and then nagkaroon ako ng fracture na parang maliit lang na line but sa lumbar one ko. So, nag-brace, kailangan ko ng braces na parang darna. Ganyan, dito. Oh, na, hindi ka makalakad kung wala yun? Hindi, para lang hindi magtuloy-tuloy yung fracture. Yung fracture na yun. So, gano'ng katagal mo suot yung ano mo? Parang line, a small line. Hairline fracture. Yes. So, how long did you have to wear that? 2 months. Na kailangan ko lang siya, na pwede ko lang siyang hubarin pag matutulog na ako. Wow. Hindi ka rin makapagtrabaho noon, syempre. Hindi. Nagtatrabaho ko noon pero nilalagay ko yung sa loob. Ah. Instead of tapos yung blouse ganun. Correct. Para lang matago. Ang dami mo rin pinagdaanan, ha, talaga. At yun doon ako nag-stop ng afternoon. Nag-stop ako ata ng 3 years. 3 years. Bakit umabot ang 3 taon iniwanan mo ang showbiz? Para din yung parang nag-ano rin ako na yung growth ko as an actor parang hindi na sa satisfy, parang may kulang. So hinayaan ko na lang muna na wala. Wala din naman parang walang offer na maganda na pumapasok. So parang okay, wag na muna. So hanggang umabot nga ng 3 taon. Mm-mm. Okay. Tapos meron naman dumating after 3 years na maganda na. Ayun, oo. Okay. Hindi ko naman alam na mapagmahal ka rin pala sa aso. Yes. O pareho lang tayo. Ang sakit palang mawalan ng alaga. Oo, hindi na ako nag-alaga. Lahat ng mga nakasama ko sa work, lagi kong dala yun, si Kuchi. Si Kuchi. Kilala ka ng lahat ng tao dito, si Kuchi. How long was she with you? Boy siya, pero Kuchi. Kuchi-kuchi-ku. Ay, correct. Kuchi-kuchi-ku. Okay. Parang mga
ilang taon ba siya sa akin? Mga 10 to 11 years. Ganon siya kalapit sa'yo. Magkasama pa kayo ni The Boy, dog mo na siya. Mm-mm. Ayun. Actually, hindi. Magkasama kami ni The Boy nung binili namin yun. Ah, oo. Nung binili namin yung aso. Okay, chihuahua. Chihuahua. Ganyan lang siya kaliit. Tapos sabi, ganyan kaliit. Ah, okay. Tapos sabi, mini pin daw siya. Ay, mini chihuahua. Yun, mini pa ba ang chihuahua? Chihuahua, maliit chihuahua. Na nga. Ganyan siya kaliit. Pero yun pala, lumaki siya ng ganyan. Okay. So, sobrang napamahal. Kasi, may mga, sabi mo nga, may mga dogs naman ng mga anak mo. Mm-hmm. Pero ito parang naging anak-anakan. Oo, dala-dala ko talaga siya sa kahit saan. Okay. At saka talagang maldito siya, guard dog ko siya. Pag may lumapit sa akin talaga, gaganoon na 'yon. Mula noon, ayaw mo na. Ayaw ko na. Totoo ba? Hanggang ngayon wala pa. Paano ko regaluhan ka ng dog? Siguro itong nagkakaroon ako ng transition. If kumbaga kung mag-isa ako ngayon na titira sa isang naghahanap ako ng malilipatan. So, kung titira ako, baka iniisip ko rin na magkaroon ng kasamang aso muli. Why not? Yeah. Hindi ba? Magmamahal ulit si LD. Kasamang aso muli. Aso talaga. Hindi ba? Kasamang dog. So, when I was asking Lorna kung, okay, ano yung mga more recent na struggles. Nabanggit mo yung mental health. Pareho tayo dyan. Mm-mm. Anxiety. Mm-mm. Namamanage mo naman yung yes. mga anxiety Mm-mm. mo. Okay. Pero ito, parang magbabagong kabanata ka sa buhay mo, sabi mo. Ano yung kabanatang yun? Parang na-feel ko kasi na parang it's time na maging independent na rin yung mga anak ko. Matuto na rin sila sa mga buhay nila. So now na meron na silang parehong tirahan, ako naman yung gusto magkaroon ng parang sarili kong lugar. Ayun. Na titignan-tignan ko na lang din sila at siguro sila rin pwedeng dumalaw sa akin. Pero parang gusto kong ulit mag-start from yung being alone and single and matuto ulit ng mga iba pang gusto kong alamin sa buhay. So parang yung pagmamahal ko din sa sarili ko, ngayon ko palang ulit binubuhay, parang ganon, or na-appreciate. So yung learnings, gusto ko pang mag-grow, hindi lang sa business side, kundi more of yung sa sarili For yourself? Ko. Yeah. Parang gusto mong kilalanin ulit ang sarili mo. Diba? Kilala na naman, pero gusto ko lang magdagdag pa. Ayun. Gusto mong pang... Okay. Dagdagan pa. Parang gusto mong makita yung full potential. Yes. Na, the best version of LT. Ayun. Ay, how exciting! But now, parang wow. Ibang klaseng, parang ka magde-debut ulit. Parang yun ang feeling ko. Kasi may maraming bago yes. sa buhay mo ngayon. Yes. Opo, hindi pa tapos si Lorna Tolentino. Akala ko tapos na lahat ng gawa niya. Napakaaga sa buhay niya. At ngayon, may bago na naman. New adventures. And yes, hindi pa tapos ang isang Lorna Tolentino sa kanyang life journey. Marami pang mga bago sa kanya kahit sa batang-bata niyang edad. Oy, appear tayo dyan. Oy, I like that. Appear tayo dyan. Love it. Marami na namang bago. Pero bibihira lang sa isang best Grand Slam actress ang naging matagumpay din ang pagtawid sa pagteteleserye. Wow! Now in Batang Quiapo, after so many other teleseries, anong pagkakaiba ng paggawa ng pelikula at saka teleserye? Unang-una kasi, pag big screen, kailangan siguro simplify. Hindi pwedeng malaki ang galaw mo. Mas siguro yung mas sa mata nararamdaman na nako-convey mo yung emotions mo sa mata mo sa audience kasi ang laki na . Okay, so mas simple. Pagka sa teleserye, meron silang sinasabing, "Oy, na ano to, gap ender po ito. So kailangan po lakihan ninyo." Para gap end. Pag sinabi lakihan, medyo mag-OA ka ng konti. Medyo lagpasan mo yung talagang, yung simplicity na
kailangan lang eh natural. Medyo i-level up ka ng konti. Right, right. Alam kong mahirap paniwalaan. Pero hindi ko kaya mawala ka sa akin. And you seem to have mastered that. Kasi, well, okay, batang Quiapo, diba, dito. Bakit sa palagay mo ang taga? I mean, nakadikit talaga ang tao sa batang Quiapo. Yung difference with ang probinsyano and batang Quiapo, ang probinsyano is kasi talaga mas ma-action. Ang batang Quiapo, mas mapuso kasi mas itinatalakay niya yung drama na talaga na dinadaanan ng bawat kontrabida o bida o pamilya. Yun. Okay. Mukhang magtatagal pa yan. Kaya mo pa rin yung mga taping na pamorningan tsaka mahabang hindi na pamorningan talaga. Ay, hindi na pamorningan. Meron na rin. The Eddie Garcia bill, kahit papano. Which you support? Yes, of course. Kahit papano naman, na natatapatan na, o nasasagot ng yung number of hours. Yung number of hours and the safety ng mga artista yes. sa batang Quiapo. Ang dami mo nang pinagdaanan. Kasi ito, talagang mula bata ka pa lang, tapos hanggang sa mga very high highs and very low lows. Ang dami mong pinagdaanan. Pero masasabi mo ba na ang buhay, masarap pa rin ang buhay? Yes. Totoo? Oo. Oo, masarap pa rin ang buhay. Uy! Uy! Bakit kaya masarap ang buhay? May maraming dahilan, ha? Una, maraming bago sa buhay mo. Yes, maraming bago sa buhay ko. Marami akong, like ito nga, yung, di ba, dumadaan tayo sa mga phase na parang, oh, when you're, pag 20 ka, 30 ka, 40, 50, 60, now na 60 ako, parang may ibang na namang binukas na pananaw sa isip ko, binukas na pananaw sa puso ko. Right. Okay. At, teka muna, talking about mga bago, may bago ka na naman bang apo? Yes. Bago kang apo. May bago akong apo. September 16, 10 months na siya. Wow. November 16 ang kanyang birthday. Wow. So, mag-1-year-old na siya. Correct. Sa November. So, itong nasa likod mo, sino naman ito? Oh, this is the first. Ah, she's the yeah, first. Yeah, this is Tori. Yes. Wow. I'm so proud of her kasi... Ilan taon na siya ngayon? 11 years old. Actually, nag-uumpisa na kinukuha siya ng Star Magic. So, meron ng mga contracts na nire-review yung mama niya at saka yung papa niya, si Ralph at si Liana. Tungkol sa kanya kasi alagaan siya ng Star Magic under direct Loren. And bilang lola, talagang at sa lahat ng pinagdaanan mo sa showbiz, of course, isa ka sa mga pinagpala. Hindi lahat ng artista na pumasok sa showbiz pinagpala, talagang struggling forever. So, ano ang mapapayo mo naman sa apo mo na gustong mag-artista? So, pangarap ko talaga sa kanya maging singer. And yun ang nangyari. I mean, age, ilan to siya? I think mga 3 years old pa lang kanta na ng kanta. Talaga? Oh. Maganda boses? Yes. Oh, wow. At saka old soul kasi mga kinakanta, mga talagang yung mga lumang kanta standards. Na classic na kanta. Pero ngayon, itong lately, ang dami yung alam na, pinapa-count ko sa kanya, how many songs yung alam mo, memorize mo? I think it's like mga 80 songs, Lola. 80? Really? Kaya ako nga isa, parang kailangan ko pa ng... She's so pretty. Oo. So, sinasabi mo kanina na iba na ang mundo ngayon. Meron yes. ng social media. Yes. Eh, kaya na nilang gawing star ang mga sarili nila, di ba? Yeah. Oo, even without a producer. Nga, mga influencer nga, mga vloggers or bloggers. Mm. Di ba, nandiyan dyan. Anong payo mo sa kanya? Kasi... mas parang independent ang mga batang na ngayon. Parang mas meron silang, yung views nila is really different from the old school. Diba? So parang ako yung nag-a-adjust. So ako yung kumakausap sa kanya kung ano yung mga, kung saan siya mahilig, kung ano yung mga songs na gusto niya. Ako yung mas parang, mas gusto kong malaman yung more about yung sa isip niya than mine. Parang
mas may matututunan ka pang bago. Dinidiscover ko yung mula pananaw niya ako. Than mine. Correct. Ilan na sila lahat ngayon? Dalawa. Ah, dalawa. Yes. Pero may bago nga. Ilan nga, 10 months. Wow. So, she's a new lola. And then, of course, Batang Quiapo. Na, ano ha, magkaibang magkaiba. Kasi ito parang combination namin ni The Boy. Sorry. Uh-huh. Pati itong isa, kamukha ko siya pero morena. Okay, kakaiba. Yung kilay ko, na parang talagang buong-buo, yung arko, yung eyes niya, and then yung cleft chin niya. Actually, yung ganding cleft chin niya, parang nakataga talaga. Totoo ba? How cute. Okay. So, you love being a lola. Yes. So, bagong lola, bagong serye, at sa ngayon, wow, bagong producer. Paano mo naman naisip? Una nalaman namin na talagang nag-aral ka ng pagdidirect. Motion Picture Language sa Academy of Arts College sa San Francisco. Wow! Pero bakit mo naisip ang pagiging producer? Kasi nagpo-produce kami before Reflection Films. So talagang pinapaupo din ako ni The Boy when it comes to like parang editing. Si The Boy kasi mahilig talaga siyang kumuha ng mga pictures of photography, cinematography, yung ganyan. And yung sa script, pag meron siyang, pag ako yung unang bumabasa, and then pag i-discuss namin dalawa, nung nagpo-produce kami. So, nasabi ko yun kay Sylvie kasi nakita ko na nagpo-produce siya ulit, Nathan, yung Nathan Studios. And then sabi ko sa kanya, gusto ko mag-produce ulit kahit parang indie lang. Tapos sabi niya, wag ka mag-produce ngayon. Sabi niya, sumama ka sa akin. So parang, sobra kong tinatanaw ng utang na loob kasi hindi siya nagdamot sa akin para matuto ako muli na alamin yung kung ano yung ngayon na nararapat para sa industriya natin. Ah, wow. And this was in Cannes. Yes. Ayun. So, and more to come. And more to come. So ngayon, solo mo ba ito, itong Monster? No. Kami, tatlo kami dito. Si Sylvia, si Ria, and then ako, and then we have 888 Films International. Yun. Ah, okay. Ano naman itong Monster? Nakaka-intriga yung poster nila. So, award-winning ito sa Cannes. Pinag-aagawan siya sa Cannes nung nandoon kami. Pinag-aagawan siya kasi best screenplay siya. And then, talagang nakapila lahat para mapanood. So, hindi namin siya napanood ng buo. Ang napanood lang namin, yung trailer niya. Tapos, naririnig na namin na kinukuha ng ganito, kinukuha ng ganito. So, parang hirap na hirap kami nung una. Parang na-intriga kami kung, kasi nga, ano yung storya niya. Mm-hmm. And then, yung the director is really a award-winning director then. Right. So, nung nakuha na namin siya, finally, nasa amin na, and nung napanood namin, parang sobra kami nagpapasalamat na sa amin napunta. Wow. So ito gawang Hapon. Yes. Gawang. It's a Japanese movie. Subtitled siya. English. In English. Ayun. Wow. Sana ano, no? Ano, hindi ba hindi siya horror, ha? Kasi akala nila kasi monster. Parang, ay, nakakatakot. Parang horror. Hindi po siya horror. Family drama po siya. And, social commentary yata, di ba? Meron din po siya. Eh, bullying yung isang sa mga topic ng pelikula at mental health issues din. Ah, wow. Pero dalawang bata itong nakikita natin dito. Pero, okay. So, ito ay magiging isa sa una pa lang na magiging proyekto ninyo. Mm-hmm. I see. What about really producing a movie? Ginagawa na yun ng Nathan Studios. So, this is one of the many new things in your life. At tulad na sinabi mo kanina, maliban of course sa pagiging bagong producer. By the way, Monster, kailan ba lalabas ang Monster? October 11 ang palabas nito. Sa October 3 po, meron kaming red carpet. Yes. At meron din po kami mga block screening. Wow! Exciting! Okay, so ano pa sa palagay mo? Okay, ano bang mga bago kay LT? So, bagong buhay sa kanyang sariling bahay. Diba? Wala pa po. Titignan ko pa yun sa'yo. Titignan pa lang siya. But it's a new chapter, right? Yes, yes. Talagang self-rediscovery and then self-love. Bagong chapter yan. Bagong lola siya,
bagong serye, ito bagong producer at bagong karera. Ano pa sa palagay mo darating sa'yo na bago? What about a new love? Possible. It's possible. It's possible. Ay, nakakatuwa, di ba? Never say never. Yun, nasabi ko, parang somebody to take care of me also. Parang makakasama ko na alagaan ko rin. Yes. Kumbaga, kung ano mo na yung ibibigay, ibibigay ko rin, di ba? Ganun naman talaga, it takes two to tango. Kaya ka ba pumayat? Bakit ang payat mo ngayon? No. It's because of, yan yung discovery of ano self-love. Yan yun. Parang kailangan kong mas sumaba ang buhay ko. Kailangan mo munang mahalin ang sarili mo, alagaan mo ang kalusugan mo, di ba? So, yun. Wow! Yes. How many pounds did you lose? 20. 20? Yeah. At hindi ka pa tapos? Hindi pa. It's not my ideal weight. O, teka muna ha. Ideal abangan, weight. Abangan ang pagbabalik bathing suit ni LT. Ikaw yung inspiration ko dun eh. Kaya mo yan, girl. Congratulations, you are a graduate of life. Magna cum laude, Nax. Mabino mo? Dahil yung pinagdaanan, wala pong perpektong buhay, pero siyempre, ang importante kung ano ang susunod na kamalala. Wala rin perpektong tao. Correct. Salamat. Kaya nga may monster, di ba? Merong monster inside sa ating lahat. Oo, na kailangan natin. Kaya hindi tayo perpekto. Oo, hindi tayo perpekto. Pero kailangan hupain paminsan-minsan. Yes! Thank you so much, LT. Maraming salamat. And congratulations again. Maraming salamat. Cheers! Mwah!